mga kapuso, hindi po pangkaraniwan ang kwentong ito. Isa pong batang 3 taong gulang pa lang ang umano'y nakakalikha ng apoy. At yan po ay sa pamamagitan lamang ng pagsabit niya ng salitang sunog. Narito po ang pagtutok ni Steve Dailita. 2 linggong binantayan ng mga bumbero, pulis at taga DSWD ang bahay na ito sa bayan ng San Jose sa Antique. Paano'y bigla na lang daw nagkakaapoy sa kubo? Ang tawag niya, pertikaduro kong gabi eh. Kisa, may mga lingin ba lang na nag-parapit man nga gusto na mga usyoso. Hindi malinaw kung anong sani, pero kwento ng mga kapitbahay, nagkakaapoy kapag nasasambit ang salitang sunog ng 3 taong gulang na si MM, di niya tunay na pangalan. Mismo ang ina niya, hindi ito maipaliwanag. Lapad na, oo. Ay, sa tunga ang umpisa, wala man sila nga sa higad. Wala. Kayang iya sa to tinig ang luto na mo, wae na kalayo, wae man ako katutod. Wae naman kalayo. Nasibot lang ka mo. Natingala, gani sa may kalayo. Ya, tapos ya ma, may kalayo ang atop. Ay di, nagkuha ko isang balding may tubig. Ang litratong ito galing sa isang pulis na nagpunta sa bahay ni MM. Ayon sa kanya, nakita raw niyang nasunog ang biskwit matapos nila itong ibigay sa bata. Binisita si MM ng GMA News Team sa Iloilo. Habang kausap, may itinuturo ang bata sa bahay sabay sambit ng salitang sunog. Ang nasusunog, ang kakahubad pa lang na damit ni MM. Pero sa video, hindi malinaw kung bakit o paano nagsimula ang apoy dahil nasusunog na ang mga damit sa videong ipinakita sa amin. Ayon sa mayor ng San Jose na si Ronnie Molina, tumigil na daw ang bigla ang pagsisiklab ng apoy sa bahay ni MM. Ipinasuri na rin si MM ng lokal na pamahalaan sa isang psychiatrist at mga spesyalista para subukang humanap ng paliwanag sa mga pangyayari. Maayos naman daw sa ngayon ang lagay ni MM. Manao ka, M? Si Delisa, nakatutok. 24 oras.